back to my channel at I want to update you guys sa mga in the past few days, alam naman po natin na ang kumakalat na COVID-19 ay kalat na, na-spread out na sa buong mundo. So, nagkaroon ay home quarantine na in-announce po ito ng presidente ng Russia na presidente ng Russia at ang government ng Russia ay nagkaroon ng special announcement last Thursday. At ito ay is pa last Thursday ini-broadcast po ito live na magkakaroon po ng one week home quarantine at stay at home. So ito pong video ito ay ina-address ko sa ating Philippine Embassy Moscow. Thank you so much po dahil nagkaroon tayo ng broadcasting live nitong nakaraang araw at yun po ay inabangan namin dahil special announcement kung ano po ba ang mga nangyayaring update namin dito. Ito po ina-address ko. Thank you so much po sa lahat ng pag-aasikaso sa ating mga OFW dito, lalong-lalo na po sa amin na naandito sa Moscow. Ako po ay may tatlong katanungan that time na ako'y tatawag sa kanila. Pero habang nanonood po ako, inumpisahan ko, yung nakaredy kong tanong ay nasasagot na rin po about dun sa habang nagdi-discuss po, habang dumediretso yung live broadcasting. At nalinawan po sa akin lahat at alam ko marami pa rin po ngayong hindi pa po nakakapanood ng live ng embassy natin dito sa Moscow. Please, ilalagay ko po yung link sa description box para mapanood nyo po. At ito po ay nakarelate related din po dun sa live nila. Ako po ay may tatlong katanungan. Ang una kong katanungan dito ay magkakaroon po ba kami ng financial assistance, lalo-lalo na kami mga part-timer na nawala ng regular na trabaho dahil dito sa COVID-19. At one week po yung itinalaga ng government na mag-stay at home. So, wala po kami income. Kami po bilang ako, bilang part-timer, ay no work, no pay. Pag hindi pa ako pumasok sa amo ko, wala po akong bayad. At ganun din naman po yung iba na nababahala dahil no work, no pay. Ang maswerte po dito ay yung mga stay-in na naandun lang sa kanilang amo. At yung pre-food nila, accommodation, na kuha po nila yun. So, nababahala po kami sa mga ganun. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po yung magiging haba ng paghihintay natin para makapag-work. Alam naman po natin na meron tayong pinapadalan sa Pilipinas at yung mga gastusin natin dito sa... So, nasagot po yung tanong kong yun. Na isinagot po din na ni Ambassador King Sureta na magkakaroon daw po ng financial assistance na nire-recommenda hopefully po sana maaprubahan at maibigay po sa ating OFW dito sa Russia yung $200 na financial assistance para sa atin at sana po wag na itong patagalin at ibigay po sa atin. Ipag-pray po natin na yung recommendation ng Philippine Embassy sa Polo at OWA ay maaprubahan para po tayo, mga nangangamba na naandito sa Moscow ay mabahagihan ng agarang tulong ng OWA or sa Polo manggagaling yung pondo. Ang pangalawa ko pong katanungan din doon at nasagot na rin naman po kung ano po yung update ng Russian government about dito sa COVID-19 na nangyayari ngayon. So, ang live, unti-unti po nasasagot yung aking mga katanungan. Yung pangalawa ko sana ng tanong, yun. At nasagot naman na, please, ang pakiusap ng ating embassy, please stay at home. Huwag muna po tayo magtatrabaho hanggang April 5. Meron naman pong mga ilang-ilan na pinapayagan sila ng among pumasok kasi hindi sila aware dun sa COVID-19 na virus. Pero ang Philippine Embassy po ay
nag-uutos na rin at nagbigay ng advisory para sa ating mga kababayan dito na mag-ingat po tayo at please stay at home. Kasi hindi po natin alam kung sino ang kakapitan ng virus. Wala po yung pinipili. Hindi po natin alam. Yung 5 days o 1 week pong ilalagi at ipapahinga natin, malaki po yung maitutulong natin sa community. Huwag na po sa yung mga naandito po na nagpipilit pa rin magtrabaho kahit alam naman po natin kailangan natin ng pera. So, hindi lang naman po tayo nangangailangan. Buong mundo po ngayon ay nagsasuffer ng crisis. Kaya, kailangan lang po natin makisa at kunting higpit ng sinturon. Kumbaga kung lalang ito ay para din na rin po sa atin at para sa ating kaligtasan. Hindi lang po sa ating sarili, para sa mga taong makakasalamuhan natin. Ang pangatlo kong tanong sana ay yung about dun sa bilateral talk. Isisingit ko sana yun sa bilateral talk agreement, kung ano na po ba yung napapag-usapan na about sa aming mga visa. So, nasagot din po yun na nagkakaroon na po ng improvement ang pag-uusap. So, wait lang po natin na maging positibo tayo, na magkaroon tayo ng mga legal side po natin na maaprubahan po yun at mabigyan po ng magandang linaw at magandang kasagutan yung hinihiling po natin sa bilateral talk. Ang ating pong gobyerno ay hindi po nagsasawa na makiusap at makipagtalakayan sa gobyerno ng Russia, at kaya hinihiling din po ng ating ambassador na please wag na muna po tayo mag-invite at stop na po yung invitation, para yung pakikipag-usap nila ay hindi na ho yung natatabunan ng mga another issue dahil sa mga new invitation na newcomer. At para naman po dun sa mga illegal recruiter at yung mga nag-i-invite at yung mga agents, nagkaroon na rin po siya ng babala regards po dun sa mga agent na nag-i-invite ng maraming Pilipino na gagaling sa Hong Kong, UAE, para pumunta dito at magtrabaho. Binabalaan po nila ang mga agent na ito at magkakaroon na po sila ng warning. Hope, wish po na mabigyan po ng hustisya yung mga taong naloko ng mga agent na ito na about sa pera. Nakikinabang sila sa pera ng mga kapwa natin Pilipino, kapwa natin Pinay, na naghahangad na makapagtrabaho dito na malaking pera ang hinihingi nila. So, nagsasuffer po yung gustong pumunta dito at pagdating po dito ay walang trabaho at nga. So, sa mahal po ng mga gastusin, ang dami pong mga pinagdadaanan bago ka makarating dito, nangungutang sila. At yun po ay pakikinabangan lang ng mga taong agent na swapang sa pera. Nasagot po yung mga katanungan ko at hindi ko yun na i-call online kasi hindi ko na inulit-ulit para itanong uli yun, dahil sa alam ko naman po yung nadi-discuss na, kaya wala na akong malinaw na sa akin yun. Ang inisingit ko na lang po dun sa tanong ko ay about dun sa aking anak. Meron po akong problema. Kumbaga, may problema po ako about dun sa aking anak na nag-travel ng papuntang Dubai. Isinama siya ng kanyang employer for vacation, 2 weeks vacation. At that time hindi pa po sarado yung airport for foreigner. Pero, nung pong malapit na po silang bumalik dito sa Moscow, nagkaroon po ng agarang pagbabago ang airport. Hindi na po sila tatanggap ng foreigner na papasok dito sa Russia. Only Russian citizen lang po. Yung citizens lang po nila ang pwedeng
nilang papasukin dito sa Russia. Kaya nangamba ako at naiwan po yung anak ko sa Dubai at ako'y nabahala ng gusto. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya yun po ang naihingi ko ng tanong kay Ambassador Soreta. At nagpapasalamat po ako at nagbigay naman po sila ng agarang response. Nagbigay po sila ng mga taong dapat kontakin at mga documents na needed para isumite sa embassy ng Dubai for stay. At nagpapasalamat na rin naman po ako dahil yung kanyang amo ay willing pong magbigay ng willing po siyang mag-abyad din o mag-asikaso na visa extension ng anak ko. So, bihira po yung mga ganun. Akala ko pababayaan na lang niya yung anak ko dun sa Dubai. Paalala lang po sa ating mga kababayan na dito sa Russia, pahinga na lang po muna tayo dahil kailangan din naman po natin ng makinig at sumunod sa policy. Kundi, pag hindi po natin sila sinunod, magkakaroon po tayo ng penalty at yun po ay hindi natin alam. Yun ay magiging kapahamakan natin o magiging kapahamakan ng natin at ng ating makakasalamuha kung tayo ay merong hindi natin alam sa paglabas natin ay nagkaroon tayo ng virus. Idinadalangin po ko po at manalangin tayo sa Panginoon na sana stop na po itong virus na ito at marami pong aral, marami pong lesson ang binigay nitong virus na ito sa atin. At ito ay kailangan po natin ng unity, disiplina, at pagtitiis, at talking to God. It's the time to talk our God. More prayer, solemn yung pakikipag-usap sa Panginoon. At lahat na yan ay, lahat yan ay ilagay lahat natin sa paanan ng Panginoon at i-claim natin na matatapos na ito. In Jesus' name. Para naman po sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas na gustong mag-update ng mga kamag-anak nila dito sa Moscow, just update lang po. Philippine Embassy, i-click nyo, ilalagay ko po sa description box yung link para malinawang din po sa inyo ang lahat. Sa mga may gusto pang katanungan, mag-comment lang po kayo below at don't hesitate po na yun po ay sasagutin ko lahat. At yung comment sa inbox ko sa Wonder Maria W Russia, please kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-message doon. At hanggang sa muli po, hopefully na matapos na po itong epidemic na ito at maging maayos at maging normal ang lahat. Para doon po namin sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas, ingat po kayo at huwag na po kayong maging pasaway. Ang hirap po magkasakit. Alam niyo, napapanood ko sa mga video na may mga sakit ng COVID. Please, disiplina po ang kailangan. Prayer and more prayer. Stay at home po. Kawawa po yung ating mga frontliners. Paano na po yung mga doktor na sila yung nag-aabyad sa atin, may mga sakit na may mga infected na mga virus. Salamat po at more prayer po. Prayer po tayo sa lahat.